Hello! Welcome po sa aking YouTube channel. Nandito naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Juvenal Narcisse. At ngayon, pag-uusapan natin yung naisip ko kasi noong nakaraang linggo, nagpunta ako sa Alaminos City, Pangasinan. At nagpunta ako sa Barangay Lukap ng Alaminos City, Pangasinan. Alam niyo na dito po yung daungan ng mga bangka na pumupunta sa 100 Islands. Mayroon tayong tourist destination doon na ang tawag ay 100 Islands. At dito ay naka lugar ng Alaminos, Pangasinan. Ito ay malapit lang sa Manila, malapit lang sa mga iba't ibang lugar dito sa Luzon, at ito po ay accessible, madaling puntahan po dahil merong pumupunta po ang mga bus companies or bus doon sa Alaminos City. Pwede din naman yung i-research sa Google yan, pero ang alam ko merong Victory Liner, meron ding Solid North at yung mga bus companies na pumupunta sa Pangasinan, at sila ay nakakarating hanggang sa Alaminos at doon pa sa malalayong lugar ng Pangasinan. At napansin ko doon sa 100 Islands, lalong-lalo na sa Barangay Lukap, malaki po ang pinagbago ng lugar na yan. Kasi 12 years ago, nagpunta ako doon at namasyal at doon ko nakita yung lugar na yon, at meron pang hotel na malaki noon. At kakaunti pa lang ang hotels at mga kainan doon. At ang karamihan doon ay makeshift. Ito yung mga parang gawa ng pawid, kawayan, na mga nagtitinda ng mga souvenirs at mga kainan. At hindi po organized. At every year, nagpupunta ako doon at walang pagbabago. At hanggang sa dumating ng bago yung COVID-19, malaki po ang pagbabago ng Barangay Lukap. At doon ko napansin na organized ng pagpunta sa Barangay Lukap. Dati-dati kasi, nung ako'y active pa sa service, 3 beses ako nagpunta doon. Isa, nung sinamahan ko yung dati kong classmate sa high school. Pangalawa, nung ako'y may kasama na nagpunta doon, nung ako'y tinyente pa. At yung pangatlo ay nung ako'y ay kernel. Actually, yung pang-apat pala, nagpunta ako doon. Namasyal ako doon sa mga different islands. Boat tour lang, daily tour lang yung kinuha ko. Pero there was a time na nagpunta ako doon para mag-overnight kasama ko yung mga bisita ko galing sa Amerika. Pero that is beside the point, kasi noon hindi pa po organized at hindi po maayos po yung mga bagay-bagay at mga establishments na nandoon po sa Barangay Lukap. At noong ako ay nag-retire, ginawa ko pong finish line ng isang running event doon. At ito po ay nagsisimula sa Remy Field ng Subic Bay at 200 kilometers po mula Subic Bay hanggang sa Barangay Lukap. At ginawa ko pong finish line yung lugar na yon. At every year, kada taon, nagpupunta ako doon. Pero nagulat ako before the pandemic noong banda ng 2019. At nagulat ako at napaganda ng gusto yung lugar na yon. Ito ay yung panahon ng ang mayor ay si Mayor Celeste, yung tatay. Pero ngayon, ang mayor po ngayon dito, city mayor, ay yung anak niya na batang-bata. Noong last election, noong 2022 pala, siya yung nanalo na city mayor at siya yung pinaka batang mayor ng buong bansa ng Pilipinas.
At doon ko na kita na talagang masigasig siya sa kanyang kampanya para ipromote ang kanyang probinsya as bilang isang tourist destination. At kaya nga itong last week, nakita ko yung lalong gumanda yung lugar at palaging maraming tao. At noon po ay Sabado ng araw at talaga po marami. At ako ay galak na galak dahil wala na po yung mga makeshift na okay-okay or souvenir stores. Wala na rin yung mga kainan na hindi temporary, na hindi pala permanent. Ito ay mga temporary lang, yung mga gawa ng kahoy at saka kawayan at saka nipahat. Eh ngayon po, sementado na. At talagang maganda po yung lugar at marami pang mga magandang facilities nandoon. Maayos na rin yung mga pagkain or kainan. Maayos na rin yung CR. Siyempre, nagpapavide pa rin sila ng CR dahil pag umihi ka, 5 piso. Pag naligo ka, 20 pesos. Pag tumahi ka, 10 piso. Yun pa rin para sa maintenance ng ano. Pero sana balang araw ito ay matatanggal at magiging free. Ang pinakamagandang na-observe ko doon sa lugar na yon ay yung free parking. Libre po ang parking doon. At maganda po yung mga kainan. At meron pang lugar doon na nandoon po yung first responder. First responder, ibig sabihin, meron naka-standby na ambulansya doon, merong medical team, at doon ay parang clinic. Aircon po yung lugar na yon at talagang tuwan-tuwa ako at merong lugar na ganito. At sana ituloy ito na magandang establishment doon sa lugar na yon. Kaya ang suggestion ko sa mga gustong pumunta ng Boracay, Palawan, sa Bohol at sa mga iba't ibang lugar, huwag na kayong mag-tubili at baka kasave kayo ng malaking pera kung kayo'y pupunta sa Hundred Islands. Pare-pareho lang naman na South China Sea yan. Magkadugtong po yan yung Laot o Sea na mula sa Pangasinan, Ilocos hanggang doon po sa Palawan at saka Boracay. Alam nyo, kung gusto ninyong mag-island tour, eh merong corresponding na bayad sa bangka. Mura lang po. Depende sa dami ng tao na sasakay sa bangka. Pwede kayong kumuha ng day tour at sa tingin ko, less than 3,000 yung the whole day na tour na gamit ang bangka. At merong entrance fee na 200 pesos per person. At murang-mura na yon kaysa naman pumunta kayo sa mga iba't ibang lugar. Paghihintay pa lang ng iyong flight sa airport ay talagang mabusisi na at talagang problema na yan. At pag yung pagpunta pa ninyo doon sa Manila ay talagang nakakainis. At paghintay sa airport ay nako, ang laking parusa lalo na pag nawalan ng kuryente ang airport natin. So, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyong mag happy-happy, mag beach party or maligo sa dagat, ang pinakagandang suggestion ko kung meron kayong grupo ay mamasyal sa Hundred Islands at ito ay nasa Alaminos City ng Pangasinan. Ano lang yan, mga 3 oras mula Manila. Galing ka ng Manila, 3 oras hanggang 4 oras sa bus. At pag meron kang sasakyan, madali lang naman yan. Mag-exit ka sa Hacienda Luisita, Tarlac, and then baybayin mo na lang yung Tarlac hanggang sa Mangaldan. At makikita mo na doon ang Alaminos City. At doon po yung ang bus station
At kung kailangan, eh, mag-tricycle ka na lang papunta ng Barangay Lukap, or meron naman mga jeep na pwedeng sakyan papunta sa Barangay Lukap. So, yun lang muna ang aking may papayo sa inyo o suggestion kung gusto ninyong maligo sa dagat at gusto ninyong ma-experience ang boat riding at makakita ng malinis na lugar na pwede kayong maligo sa dagat. Number one recommendation ko, kung taga-Luzon kayo, bisitahin nyo ang Hundred Islands sa Alamino City, Pangasinan. Salamat po sa pagpapanood itong video na ito. Bye!